So, pwede rin po yakapin sila. Sabihin natin, I love you. Okay? Okay po. Okay na. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nang mamahal sa amin. Salamat po sa gabing ito, sa itong napakahalagang pagkakataon na humarap po kami sa inyo at makinig ng inyong banal na salita. Samahan niyo po kami sa aming pagkikinig at pag-aaral ng inyong salita at paghahanap ng katotohanan. Alam po namin na ninanais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kilala po ninyo kami. Ang buhay po namin ay puno ng kahirapan at pagtrusa at pagsubok. Gusto po namin malaman kung ano ang tunay na layunin sa aming buhay. Tulungan niyo po kami sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Yung unang talata po natin ngayon ay Matthew chapter 24, verse 14. Matthew chapter 24, verse 14. So, isang talata lang po. Matthew chapter 24 verse 14. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. So, kahit isang talata po ito, so ito po yung napakahalaga po yung meaning. Dito po natin nakikita kung ano po ang purpose ng kasaysayan ng bundok ito. So, bakit hindi pa tapos ang salibutan ito? Sabi dito, mula nung lilikha ng Diyos ang salibutan, hanggang katapusan ng panahon, so ito po yung nangyayari ngayon. Ano po ang nangyayari? Magandang balita ng kaharian ay ipinahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng bansa. Sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao. So bakit po? Yung magandang balita, okay? Magandang balitang ito ng kaharian ay dapat malaman ng lahat ng tao sa mundong ito. So, yun po yung purpose. Ano po? Magandang balita ng kaharian ng Diyos ay dapat malaman ng lahat ng tao. Kaya, kung hindi pa po ninyo nalalaman kung ano ba ang magandang balitang ito ng kaharian, so hindi pa po natupad ang yung layunin sa buhay ninyo. Kahit may pera na kayo, kahit meron kayong malaking bahay o may sariling negosyo o yung anak ninyo ay lumaki na, so kahit may edad na kayo, pero kung hindi po ninyo nalaman kung ano ba ito, magandang balita ng kaharian ng Diyos, ay hindi pa po natupad ang layunin sa buhay mo. May kulang pa. Bilang isang patotoo sa lahat ng mga bansa, pagkatapos ay darating ang wakas.
darating ang wakas. Sa buhay po natin, may katapusan po ba sa ating buhay? Okay. Diba kanila, saan po kayo dumaan? Paano kayo pumasok sa itong kwarto? Saan po kayo dumaan kanina? So, bintana? O sa pinto? Pinto. So, mamaya, saan po kayo lalabas? Hindi pwede bintana. Okay? O, sa pinto. Doon po tayo pumasok lahat. Nandito na po tayo. Pagkatapos ng itong session, so, lalabas po tayo doon. Parang ganun po yung buhay natin. Kaya habang nandito pa tayo sa loob ng 2 hours, may purpose po tayo, tama po? So, bakit nandito po tayo ngayon? Para makita isang gwapong pastor? Hindi po. Para makinig po tayo ng salita ng Panginoon, para malaman, maunawan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang katotohanan. Yun po yung purpose. Kaya bago lumabas po tayo mamaya, yun dapat mangyari sa atin. Pero kung antok, lalang antok sa 2 hours, tapos mamaya, pag umuwi kayo, sayang yung oras mo dito. Sayang yung oras mo dito. Okay? Ganun din po, bago mamatay po tayo. Okay? Ipinanganak tayo sa mundong ito. Ibig sabihin, pumasok na po tayo sa isang entrance. Okay? Pumasok po tayo sa entrance ng buhay natin. May exit po tayo sa buhay. May exit. Okay? Bago lumabas po tayo sa exit ng buhay natin, habang na buhay pa tayo, habang tumitibok pa yung ating puso, dapat matupad yung purpose kung bakit ipinanganak tayo sa mundong ito. Kung hindi matupad yung purpose natin sa buhay, sayang yung buhay. Sayang. Sayang yung pagod mo, sayang ang yung hirap mo, sayang ang luha mo. Okay? Sayang. Bago dumating yung wakas, bago dumating po yung wakas, ito po yung dapat maintindihan po natin. Ano ba yung magandang balita? Okay? Sa itong Bible seminar, so magmula Monday, so yung magandang balita po ito ay pinaka-conclusion, pinaka-mahalagang session. Kaya Friday, session 5, and Saturday, session 6, doon po, pag-usapan po natin ito, magandang balita. Kung ano ba ang good news. Good news. Anong uri ng good news sinahanap po natin sa buhay? Maraming uri ng good news sa buhay. Anong uri ng good news hinahanap ng mga tao? Yung mga estudyante, anong magandang balita sa kanila? Walang pasok. Tatlong araw, walang pasok ngayon, di ba? Kaya masaya sila. Tingnan nyo po yung mukha nila. Masaya. Ano po yung magandang balita sa mga may sakit? So, yung mga paraan para sa para gumaling. May gamot na. Okay? May doctor. Yun po yung hinahanap nila. Okay? Para sa mga nag-apply sa trabaho. Nag-apply siya sa trabaho. Ano ang hinihintay niya? Tawag galing sa company. So, nakapasa ka na. Nakapasa. Maraming uri ng magandang balita. Anong uri ng magandang balita hinihintay natin? Hinihinahanap ninyo? So, depende sa problema mo. Okay? Kung ang problema mo ay sakit,
ang hinihintay mo, hinahanap mong magandang balita ay kagalingan. Kung naghahanap ka ng trabaho dahil walang pera o lubog na lubog ka sa utang, so yung hinahanap mong magandang balita ay magandang trabaho o malaking pera. Depende sa ating problema. Iba-iba yung magandang balita. Sa ngayon po, sa session po ito, pag-usapan po natin yung ating problema. Okay? Yun po yung topic po natin tungkol sa ating problema. Okay? Bukas, solution. Bukas, solution. So, ganito po, may dalawang pasyente, pasyente A, B. May dalawang pasyente, may cancer sila. May cancer, stage 4. Okay? Pero yung A, alam na niya na may cancer. B, hindi niya alam na may cancer. Okay? Ako, ang doktor. Ako po yung doktor. Meron po akong gamot para sa kanilang cancer. Pero napakamahal ito, kaya ang decision ko ay libre lang ibigay sa kanilang dalawa. Kaya yung napakamahal na gamot ito ay ibinigay ko sa itong dalawa. Okay? Sa tingin nyo, sino po sa itong dalawa ay iinom ng gamot? A o B? A. Bakit? Okay. Alam niya yung kanyang problema, kaya hinahanap niya yung solusyon. Kaya pagbigyan siya ng solusyon, agad tinatanggap at iniinom. Gumaling na. Pero yung B, so, kahit binigyan siya ng gamot, napakamahal, pero libre, pero bakit ayaw niya uminom ng gamot? Hindi niya alam yung kanyang problema. Yun po ang problema. Okay? Hindi nila alam hindi niya alam yung kanyang problema, kaya kahit binigyan siya ng solusyon, pero hindi niya napapansin. Yun ang solusyon. Kaya ibinigay sa kapitbahay. Hindi ko kailangan ito. Wala akong problema, malakas ako. Malusog ako. Kaya ibinigay niya yung gamot ito sa kapitbahay. Ikaw na lang. Sayang gamot. Kaya bilang isang doktor, ano po ang dapat kong gawin para uminom siya ng gamot? Kailangan ipaalam sa kanya, may cancer ka. Kung hindi ka inom ng gamot ito, mamatay ka. Okay? Kailangan ipaalam sa kanya yung kanyang problema para may idea siya. Ay, may problema pala ako. Akala ko okay yung buhay ko. Akala ko ayos yung buhay ko. Pero may problema pala ako sa harap ng Diyos. Bakit po yung pinto patungo sa langit ay narrow? Sana malaki. Malaki yung pinto at daan papuntang langit. Bakit narrow way, narrow door? Okay. Dahil konti lang naghahanap ng solusyon. Konti lang naghahanap ng kaligtasan. Mas maraming tao sa mundong ito ay kontento na po sila sa kanilang buhay ngayon. Okay? Kaya, so ngayon po sana, tingnan po na, kilala po natin yung ating sarili at malaman po natin yung ating problema. Matthew chapter 25, verse 31.
Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. So 31, ito po yung second coming of Jesus. Anak ng tao ay si Jesus. Okay? Yung kanyang second coming. Darating po siya sa kanyang kaluwalhatian. Yung kasama po niya ay lahat ng mga anghel, angel, yung kasama. Tapos uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Verse 32, at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. Okay. At kanyang pagbubukod-bukuran ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga tupa kambing sa kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinakpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo bula sa pagkatatak ng salibutan. So ito po yung mangyari sa kanyang second coming. Ano po ang gagawin po ng Panginoon? Titipunin po niya lahat ng mga tao. Tapos, i-separate sa dalawang grupo. Nasa ganan, tupa. Nasa kaliwa, kambing. So, pagbubukod-bukod, okay? Separate. Tupa, kambing. Ano pong ugali ng tupa? Sumusunod, okay? Masunurin. Ano pong ugali ng kambing? Oh, matigas yung ulo. Kaya tawag sila kambing. Okay? Lahat ng mga bansa, walang ibang lahi dito. Pilipino ka ba o Koreano ka ba? Sa langit, meron po ba grupo ng mga Pilipino? Pinoy, dito po kayo, Pinoy. Koreano, dito. Wala pong ganong mga division sa wala pong ganong mga grouping o gathering. Okay? Habang nandito pa tayo sa mundong ito, may iba-ibang lahi. Okay? Pero sa langit, walang ganong mga division. Sa langit, tupa lang, tupa. Sa impyero, no? Kambing. Dalawa lang. Okay. Sabi ng Diyos, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda ng Diyos para sa iyo. Meron pong kaharian na inihanda ng Diyos para sa atin, para sa mga tupa. Mula noon, mula sa creation. Mula sa pagkatatak ng creation. Ibig kong sabihin, mula sa creation, yung creation po ay may purpose. Para i-ready, para maging handa po yung mga taong makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag ready na, pagpuno na po yung bilang, pag napuno na po yung mga bilang na makapasok sa langit, tatapusin ng Diyos yung history. Hanggang dito lang. Puno na. Okay? Ready na yung tao. Dadalhin ko sila sa langit. Isasama ko sila sa langit. Alam niyo po ba may number na itinakta ng Diyos? Ngayon po, malapit na mapuno. Kaya swerito po kayo. Okay. Sa itong huling araw, bago mapuno yung number po ito, nandito na po kayo. Sana, huwag po natin sayangin itong pagkakataon. Verse 41, p
Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa. Sino po sila? Kaliwa? Kambing. Okay? Tao sila pero tawag silang kambing dahil matigas yung ulo. Ayaw baguhin yung kanilang isip. Okay? Ayaw magsisi. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So, doon sa kabila, meron pong lawa ng apoy. Apoy na walang hanggan. Yun po yung inihanda ng Diyos para sa Diablo, para sa mga demonyo. Okay? Satanas, Diablo, the same meaning. Yung mga demonyo po ay dati po silang angel. Pero nung nagrebelde po sila sa Diyos, so ginawa po silang mga demonyo. Okay? Kaya dalawang uri ng tao sa mundong ito. Kaya check-in po natin kung tupa ba ako o kambing ba ako. Sasama ba ako sa mga kukunin sa second coming of Jesus? O sasama ako sa mga iiwan? Wala pong purgatorio sa Biblia. Kung naniniwala po kayo sa purgatorio, hanap ninyo sa Biblia yung salitang purgatorio, wala po. Kaya pag namatay na po isang tao, wala nang chance. Hindi pwede ipanalangin ka para lipat bahay. So, kung tupa po, sa lahat po ng mga tupa, meron pong ugali ng tupa. Okay? Yung kambing po, may ugali ng kambing. Kung isang tao po ay uminom ng durian. Durian, ano po yung amoy ng durian? Magandang amoy? Okay. Pag kumain tayo ng durian, mahirap maitago yung amoy. Tama po? Lumalabas po yan. Yung ebidensya, ay kumain ka ng durian, kaya may amoy. Pag naamoy yung mga utot, anong ibig sabihin? May amoy ng utot. May tao na nag-utot. May ebidensya. Para makilala po natin yung sarili, tupa ba ako o kambing ba ako? So yung mga checkpoint, checklist ay nasa Biblia. Kaya sabi ni Jesus, dapat ma-born again ka. Kung hindi, hindi ka makakapasok sa langit. Paano ma-born again? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Timoteo chapter 2 verse 4 verse 3, ito ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung gusto ng Diyos mangyari. Okay? Diyos na ating tagapaligtas na nangnanais na ang lahat ng tao ay dapat maligtas. Born again, salvation, the same meaning. Dapat makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sino po yung katotohanan? Sabi ni Jesus, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Yung pagkakilala kay Jesus Kristo, pagkakilala sa tunay na Diyos, pagkakilala sa kay Jesus Kristo na sinugo ng Diyos para sa atin. Yun po yung pinakamahalagang bagay sa buhay. Pero alam niyo po ba kung ano ang ginagawa ni Satanas sa ngayon? Ayaw ng Diyos
Di ba, gusto ng Diyos, maligtas tayo. Ano po ang pangnanais ni Satanas? Okay. Sa tingin nyo, ano po yung gusto ni Satanas mangyari sa atin? Gusto niya, hindi tayo maligtas para makasama tayo sa kanya sa impyerno. Yun po ang pakilos ni Satanas ngayon. Ano po ang ginagamit ni Satanas para hindi tayo maligtas? Marami po siyang mga sandata. Marami pong mga ginagamit po ni Satanas para hindi maligtas isang tao. Yung pinaka number one, yung mga pera, kayamanan, magandang buhay dito sa lupa. Yun po ang ginagamit ni Satanas. Maraming mga uri ng kasalanan ay ginagamit ni Satanas. So, pumunta po tayo sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 4. Subali sinabi ng Ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ito po yung tukso ni Satanas. Hindi kayo mamatay. Okay lang. Wag kang makialam sa salita ng Diyos. Katulad po lang mga tao ngayon, yung mga tao ngayon, walang interes sa salita ng Diyos. Hindi nila binabasa yung Words of God. Hindi nila kilala yung Words of God. Ano lang, yung kanilang hinihingi sa Diyos, sa prayer, sa pagtadasal, sana walang sakit sa aming pamilya. Sana walang problema sa pamilya ko. Sana maging okay yung mga buhay ng anak ko. Yun lang po yung prayer po nila. Kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, layunin ng Diyos sa buhay ko, walang pakialam. Bula sa Genesis, bula po doon sa halamanan ng Eden, ganun po yung mga pakilos ni Satanas. Verse 6 po. Kaya, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugo sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito ay kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, siya ay kumain. Nakita ng babae. Nakita ng babae yung bunga. Yung bunga ay mabuting kainin. Sarap tingnan. Sarap. Magandang tingnan. Yun po yung makalupang bagay. Tingnan mo po yung mga makalupang bagay. Pumunta ka sa SM. Okay? Para ma-experience mo yung mga makalupang bagay, magandang bagay sa lupa. Pumunta ka sa SM, puro maganda, magandang bagay, magandang suot, okay. Magandang mga shoes, okay. Maraming jewels. Kaya maraming tao doon. Lalo po, di ba, last mga December, Christmas season, maganda, maganda. Nakakalugod sa paningin. Nakakalugod sa paningin. Okay. Dapat nasain upang maging matalino. Pag matalino, di ba, mataas yung grade. Pag mataas yung grade, so papasok, magandang trabaho. Magandang trabaho, malaking sweldo. Pag malaking sweldo, okay na, maayos na yung buhay.
Kaya nag-aaral po sila ng mabuti. Nagtatrabaho po sila masipag. Yun po ang strategy. Yun po yung strategy ni Satanas. Yun po yung ginagamit po ni Satanas para isang tao ay hindi maligtas. Para hindi natin alam yung ating problema. Anong sabi ng Diyos dito? Verse chapter 2 verse 17. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon ay tiyak na mamamatay ka. Ito po yung sabi ng Diyos. Sabi ni Satanas, hindi tiyak na hindi kayo mamatay. Pero sabi ng Diyos, tiyak na mamatay ka. Isang bunga lang, isang bunga. Pero napakapigat yung parusa. Pag kumain ka ng isang bunga, mamatay ka. Meron po ba ganong bunga sa mundong ito? Okay. O meron po ba ganong mga parusa sa mundong ito? Huwag kang magtapon ng basura dito. Tiyak na mamatay ka. So, nakakamatch po ba ganong mga bagay? Huwag kang umihi dito, tiyak na mamatay. Parang hindi nakakamatch. Okay. Huwag kang kumain ng prutas ito, tiyak na mamatay. Anong uri ng bunga ito? Bakit ganun kabigat yung parusa? May meaning po dito. Okay. Dapat sumunod ka sa salita ng Diyos. Doon sa salita ng Diyos, may buhay. Pag umalis ka sa salita ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Katulad po ng ista. Yung ista, pag umalis po siya sa tubig, anong mangyari? Tiyak na mamamatay. Para sa ista, yung tubig ay buhay. Dapat doon sila manatili. Ganon din po sa atin. Bakit kailangan po natin pag-aralan yung words of God? Dahil salita ng Diyos ay buhay natin, buhay. Kaya Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita, bawa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Doon po tayo nabubuhay sa salita, hindi po sa tinapay, sa physical na pagkain lamang. Yung physical na pagkain ay para sa ating katawan lamang. Pero alam po natin, yung ating katawan ay container lang, container. 78 years lang po. Ang mas mahalaga po ay espiritu sa loob ng ating katawan. Spiritual food. Makalangin na bagay. Kahit hindi po sila nakikita sa ating mata, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa loob ng itong Bible seminar, sa itong Bible seminar, unti-unti, nagiging malinaw po tayo. Naliliwakan po tayo tungkol sa makalangin na bagay. Kung may Diyos, kung buhay talaga ang Diyos, dapat meron siyang plano para sa akin. Yung plano ng Diyos, yung sana matupa sa akin. Yun gusto kong malaman. Kaharian ng Diyos ay mas mahalaga sa kaharian ng mundong ito. Pero si Adan sa Kaseba, so dalawang tinik ng Diyos. Huwag kang kumain. Tiyak na mamatay ka. Sabi ni Ahas, okay lang, kumain ka na. Tiyak na hindi ka mamatay. Tapos, yung bunga ay nakakalugo sa paningin,
mabuting kainin para magiging matalino ako. Kaya nakalimutan po niya yung words of God. Kumain siya. Tapos, ano po yung nangyari nung kumain sila? Namatay po ba sila? Sabi dito, sa araw na ikaw ay kumain, tiyak na mamatay. Sa araw na sila ay kumain, namatay po ba sila o hindi? Hindi sila namatay agad. Matthew chapter, Genesis chapter 5 verse 5. Ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya ay namatay. Ilang taon po siya namatay? 930 years. Hindi po siya namatay sa araw na yon. 930 years na buhay siya. Kung ganon, ano po ang nangyari sa araw na siya ay nakumain? Ano po ang namatay? Okay. Spirito po ay namatay. Yun po yung problema po natin. Yung ating katawan, buhay pa. Kaya akala po natin, okay lang, malakas yung katawan ko. Okay? Matalino ako. Maganda ako, pogi ako. Hindi po okay yan. Yung spirito po natin ay patay na. Patay, yung spirito. Kaya sabi ni Jesus, yung spirito mo ay dapat ipanganak na muli. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, yung ating spirito ay dapat ipanganak na muli. Dapat mabuhay para makapasok sa langit. Roma chapter 5, verse 12. Roma chapter 5, verse 12. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't tumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nakasala. So yun po yung, ito po yung consequence ng kasalanan ng isang tao. Sa una, isa lang nakasala si Adan. Pero dahil sa kanyang kasalanan, yung kasalanan po ay pumasok na sa salibutan ito. Tapos, yung kasalanan po ito ay kumalat sa lahat ng tao. Okay. Kumalat. Parang virus. Yung COVID-19, sa una, isa lang, di ba? Pero, alam po natin kung gaano kadaming tao ay nahawa ng COVID-19, kung gaano sobrang daming tao namatay sa COVID-19, pero sa una, isa lang. Tama po? Yun po yung kumala sa lahat. Kaya ginawa ng government mga lockdown, mga close, para hindi mahawa yung mga tao. Pero yung kasalanan po, yung virus ng itong kasalanan, pwede po ba ito mga isolation? Mga pwede po bang quarantine? So, hindi pwede. Nahawa na tayo lahat. Okay. Mula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, nahawa na. Okay. Awit chapter 51 verse 5, narito ako ay pinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ito po yung tiyan ng ina. Noon sa bahay bata, di ba yung mga baby sa sinapupunan, doon po ipinanganak, ipinaglihi na isang makasalanan, ipinaglihi sa kasalanan at ipinanganak sa kasamaan. Meron pong sinful nature.
Awit chapter 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. So, panoorin po natin isang video clip. Weighed 100 kilos, and had access to weapons, their aggressive behavior could cause serious harm and even death. Today, scientists are looking for the earliest signs of violent behavior. Give me the gun. I want to see it. Because aggression and anger go hand in hand, they began by studying the first signs of anger in newborns. So kahit sa mga bagong silang baby, so ano po, pag hindi sila binigyan ng gatas agad, pag gutom na gutom sila, anong nangyari? So, nagagalit sila. Nagagalit. May galit po. Sino pong nagturo sa kanila dapat ganito magalit? So, wala pong nagtuturo. Marunong na po silang magalit. Sino dito marunong magsinungaling? Sino dito marunong magsinungaling? Lahat marunong. Sino dito marunong mag-jealous? Mahirap gawin yan. Yung jealous, mahirap gawin o madaling gawin? Madaling nangyari. Jealous, inggit, tampo, okay? Sakim. So, katakawan. Yung pagsisinungaling. Kapag may problema, okay, nagtatago, umaatras. Nandito na sa ating puso. Magmula nung ipinanganak hanggang ngayon, okay, araw-araw, so nakikita po natin yung mga likas ng kasalanan, sinful nature na nasa loob natin. Araw-araw na rarasan po natin, nakikita po natin yung sinful nature na kumikilos sa ating puso, kumukulot sa ating puso. Kaya may tanong po tayo, saan kaya galing ang sinful nature ito? Saan galing? Sinasabi ng Biblia, galing kay Adan. Namana po yung sinful nature. Nature. Ano po yung meaning nature? Okay. So, yun po yung nangyayari. Hindi natin maiwasan dahil po sa itong sinful nature, likas ng kasalanan. Kahit pinipigilin po natin yung ating sarili, sinisikap natin maikontrol yung ating ugali, nature. Pero pag nainis na po tayo, pag may problema, pag nainis na, ito po yung lumalabas. Yun po yung nature. Hindi po natin makontrol yung ating sinful nature. Yun po yung ugali. Kilala po tayo ng Diyos. Tingnan niyo po. Kawawa yung bunso.
ulit. Kung walang bunso, may inggit po ba? Kung siya lang nag-isa, may inggit? Walang inggit. Parang walang inggit kung siya lang nag-isa. Pero kung may bunso, okay, yung mga pag-alaga, yung pag-ibig, yung mama, papa, parang mas binibigyan pansin yung bunso. Parang ako, tabi-tabi lang. Doon po lumalabas yung inggit. Nasa loob. Okay. Noong wala pang bunso, parang wala. Pero, nandoon po o wala? Nandoon na yung inggit. Hindi lamang lumalabas. Pero pag meron na pong bunso, tapos kung hindi siya binibigyan pansin, doon po lumalabas yung inggit, jealous. Kung ako po ang maganda o matalino, so hindi po inggit, pero kung meron pong mas maganda sa akin, kung meron pong mas matalino sa akin, doon po lumalabas yung inggit. Ito rin po, toddlers start lying as early as age 2. Kung 2 years old ka na, marunong na silang magsinungaling. Sinungaling tayo. Liar. Sino dito hindi pa po nakapagsinungaling hanggang ngayon? Huh? I never lie. Katotohanan lamang, lagi sinasabi ko. Meron pa ba ganun? Totoo lang lagi sinasabi ko. Wala pong ganung tao. Lahat po tayo ay nagsisinungaling. So, panoorin po natin isang video clip. But no sooner are children taught the rules than they discover a way to get around them. Lying starts surprisingly early, but until recently it's been considered well nigh impossible to study. Child psychologist Michael Lewis has created an ingenious test to reveal more about lying. He and the mother of the child he's studying hide behind a one-way mirror. Okay, and I have a toy under here. I'm going to uncover it, but I don't want you to look at it. I want you to keep looking straight ahead, okay? Don't turn around. Don't peek. I'm going to uncover it, and I'm going to turn it on, but don't look. And what I'm going to do, I have to get something. I left something out in the hall. I have to go get something, so I'll be back in a minute. But I don't want you to look at the toy while I'm gone, okay? Just keep looking straight ahead. When I come back, we can play with the toy, but don't look at it till I come back, okay? Don't peek. What do you think he's going to do? I think he'll lie. You think I think he'll look. He'll look? Yes. And then lie? Yes. Okay. Well, let's look and see. Well, he's holding out. He's holding out. His eyes are starting to... he's going to peek. And when they peek, almost all of them lie. Jared, did you peek? No, good boy. You want to turn around and play with it now? All right, go ahead. You can turn around and play with it. Well, you were right. They peek, and then they lie about peeking. And they lie because they don't want to get into trouble. And if you think about it, it makes sense. It's not only that they didn't do something right, but they may get punished for it. And so it turns out that the smartest kids are not the ones who tell the truth, but in fact the ones who lie about it. Okay, don't peek. And it's true. At this age, the higher your IQ, the more likely you are to lie. So, anong sabi dito? The higher the IQ, the higher, mas matalino yung bata, mas magaling.
mas magaling magsinungaling. Maraming alibay ginagawa niya. Maraming alibay. Para hindi mahuli. So, tingnan po natin yung ating puso. So, yung sinful nature, so yun po yung sana, yung pag-isipan po natin mabuti. Yung nature natin. Unang Samuel chapter 16 verse 7. So yung kulay yellow po, kulay yellow, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, unit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Makaiba po yung mata ng tao sa kayong pagtingin ng Diyos. Ang Diyos po ay tumitingin saan po? Sa puso. Ang tao po ay tumitingin sa labas. Kaya ang tao po ay madali lang maloko. Dahil sa labas lang lagi tumitingin ang tao. Pero ang Diyos po, saan po? Sa puso. Kaya maaari po siyang maloko? Maaari ba maloko natin ang Diyos? Hindi maaari. Impossible po dahil ang mata ng Diyos ay lagi tumitingin sa loob natin. Ito po yung mahalaga. Ito po yung mahalaga. Okay? Kaya sa tao, pwede po tayo makapagsinungaling sa tao. Pero sa Diyos, pwede ba tayo makapagsinungaling sa Diyos? Hindi pwede. Yung nature po natin, kung ano ang nangyari sa ating puso, nakikita ng Diyos itong lahat. Kaya kilala po tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Kung gaano kadumi yung ating puso, yung loob. Okay? Hindi ito alam ng ibang tao. Kahit asawa ko, hindi niya alam. Yung magulang o anak, hindi nila alam ito. Kung gaano kadumi ang puso, kung anong iniisip ko, kung ano ang nangyayari sa puso ko, ay mahirap masabi sa ibang tao. Nakakahiya yun, nakakahiya. Yung nangyayari sa aking puso, ang iniisip ko, ay minsan nakakahiya. Kaya mahirap ito sabihin sa ibang tao. Kaya tago lang tago. Okay? Tago. Kung walang Diyos, okay lang. Mga yun ang mga tamang paraan. Okay? Kasi pag nakikita po natin yung puso ng ibang tao, wala po tayo dito. Kung pwede po natin makita yung loob ng isang tao, wala tayo dito. Nakatago lang sa bahay. Pero ang tumitingin sa ating puso ay ang Diyos. Kaya Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang puso ay mandaraya kayo sa lahat ng bagay at lupang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyas at ng pag-isip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya ito po yung mga laman ng ating puso. Marcos chapter 7 verse 21 hanggang 23. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapakat bula sa loob, bula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pagkikiapit, pangnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob ng bumula at nakapagpaparumi sa tao.
So, ito po yung kalagayan ng puso natin. Ito po yung laman sa ating puso. Okay? Kaninong puso po ito? Puso ng kapitbahay? Asawa ko yan, asawa ko. Ito po yung resulta ng x-ray. Okay? Yung mga loob, yung bagay na hindi nakikita ay nakikita natin sa x-ray, ultrasound. Bula sa loob, bula sa puso ng tao. Puso ng tao. Okay. Tao tayo? Tao. Okay. Tao tayo, hindi tayo pet. Bula, ito yung puso ng tao. Ibig sabihin, puso ko ito. Okay, puso ko. Lumalabas ang masasamang pag-isip. Masasamang pag-isip, pakikiapit, pangnanakaw, pagpaslang, pagpatay po ito, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, panyanyirang puri, kapalaluan, kahangalan. Dalo pa ba dito, Tagalog, na kailangan pa ipaliwanag sa inyo? Yung mga words, meron po bang mga words na hindi niyo naintindihan? Alam natin kung anong ibig sabihin. Tama po? Yung masasamang pag-iisip, alam po natin. Pakikiapit, pangnanakaw, pagpaslang, pangalunya, sakim, masama, pandaraya. May idea po tayo. Mahalay na isip. Malaswang isip. Pakainggit. Mga jealous. Paninirang puri. Kapalaluan. Ano po yung kapalaluan? Mayabang. Mayabang puso. Kayabangan. Nagmamalaki. Nagmamatas. Pag may pera, parang mayabang siya. Pang mayaman. Pang matalino, parang mayaman siya. Parang mayabang siya pag matalino. Pag may kayamanan, parang mayabang siya. Yung aura niya, parang mayabang. Kahangalan. Lahat po ito ay nasa ating puso. Okay? Walang sino mang makapagsabi na hindi ganyan yung puso ko. Mabait ako, mabait. Hindi ako ganito. Mga minsan lang, minsan nakakasala, pero sinisika kong gumawa lang mabuti. Tumutulong ako sa kapwa. Kaya doon po nalilito po yung mga tao. Hindi lagi gumagawa ng masama, hindi lagi. Minsan, gumagawa ng mabuti. Dalawang uri ng bunga, isang puno. Meron po ba ganon? Isang puno. Pero sa sanga nito, mangga, sa kabilang sanga, santol. Meron po ba ganong puno? Wala. Isang puno, isang bunga. Okay. Anong uri ng puno tayo? Parang dalawang uri ng puno galing sa akin. Minsan, mabuting bunga. Minsan, masamang bunga. Kaya doon po, nalilito po tayo. Anong uri ng puno ako? Sabi ng Diyos, ikaw ay masamang puno. Kaya ang bunga galing sa buhay mo ay lagi masama. Yung kabutihan na ginagawa po natin, ay kunwari lang, kunwari. Nanggagaya lang, nanggagaya. Okay. Isang, ito po ay nakakalungkot na katotohanan. Nakakasakit na katotohanan po ito. Pero, katotohanan po ito, dapat natin ito
tanggapin. Ako ay isang masamang puno. Ako ay isang masamang puno. Kaya yung bunga sa buhay ko ay ganito yung bunga. Nakita po ba natin dito yung mga mabuting bagay, mabuting bunga o puro masama lang? Puro masama lang, puro masama. Parang gusto po natin tanggi. Hindi ganito yung puso ko. Siguro yung ganitong puso ay puso ng mga kriminal sa kulungan. Yung asawa ko ganito, pero hindi ako ganun. Huwag po tayo madaya, huwag po tayo madaya ng ating sarili. Okay? Huwag po tayo madaya ng ating sarili. Kaya sinasabi mo sa inyong sarili, mabait ka. Kaya sinasabi ng kapitbahay sa inyo, mabait ka, pero hindi po yan totoo. Kilala tayo ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, tungkol sa akin, yun ang totoo. Yun po ang totoo. Sabi ni Jesus sa atin, ganito ang puso mo. Masasamang pag-isip, pakikiyapit, pangnanakaw, pagpaslang, pangalunya, kasakiman, kasamaan, madaya ang puso mo, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Roma chapter 1 verse 29 hanggang 31, dito rin po, napaka-detalyado po yung paliwanag tungkol sa puso ng isang tao. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuan, mahilig sa chismis, mga mapanirang puri, mga napupuo sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapakmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga suway sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Di ba mas marami dito? Mas detalyado po dito, mas detail. Mahilig sa chismis. Kasama po tayo dito, hindi. Ang sarap ng chismis. Yung mga suway sa mga magulang. Okay? Yung mga hindi tapat sa pangako. Umuo lang, umuo. Sige, babayaran, pero hindi pa. Ibabalik ko yan. Pasensya na ka lang, yung ibabalik ko yan, pero hindi pa. Hiram po ba yan, hiram? Hiniram mo, pero hindi pa ibinalik. Isang taon na. 2 years na. Hiram po ba yung tawag? Hindi po yan tawag hiram. Yung pangako na hindi pa tinutupad. Okay? Gaano, mga ilan po ba yung pangako? Ipinangako na hindi pa tinutupad. Hindi po sila tinatawag na pangako. So, nagsinungaling po tayo. Nagsinungaling. Kaya 21 dito, napaka-detail, sabi sa Roma chapter 1. Kaya sa harap ng Diyos, ito po yung isang nakakasakit na verse sa atin. Okay? Ano ito? Nakita niyo po ito? Uod. Saan po ito nakikita? Yung uod, gumagapang. Saan po natin ito nakikita?
basurahan, basurahan. Pag matagal na po yung pagkain, di ba, may gumaga pa. Magandang, magandang tingnan. Anong tawag po dito? Yaki? Isang uot po ay umakyat. Umakyat sa dining table. Umakyat. Tapos nag-jump. Tumalon sa ulam. Okay. So, kaya ba natin kainin? Yung ulam na kasamang uot. Pwede? Isang uot lang. Hindi marami, isa lang. Pwede? Kahit isang uot ay kasama sa ulam, ay ayaw natin. Itapon lahat. Isang plato, ay tapon lahat. May tatlong uod dito. Number one, marumi. Number two, kalahati lang marumi. Kalahati, malinis. Number three, malinis na. Naligo na siya. Nag-shampoo. Okay? Kaya, maganda, maganda yung ano. Sino sa itong tatlo gusto nyo isama sa higaan mo? Sa pagtulog? Meron po ba? Hindi pwede yung malinis? Number three? Malinis na. Okay? Mabango. Okay? Mabango na samyo. Hindi pwede. Uot ay uot. Kaya yung level difference, yung level ng tao, level ng uot ay malayo. Kahit gaano kalinis isang uot, pero isang uot hindi po makakalapit sa tao. Malayo, malayo yung level. Ganun po yung pagtingin ng Diyos sa atin. Kahit sa mga tao, meron pong mabait, meron pong masama. Sa mga tao, sa mata ng tao, meron pong mabait, may mababait na tao. Sa ating paningin, sa pamantayan ng tao, kapag i-compare po natin yung ating sarili, meron pong mababait na tao talaga, mabait sila. Okay. Meron pong masamang tao. Pero sa harap ng Diyos, meron po bang mabait tao? Wala. Madumi pa din, madumi. Parang uot na malinis. Dahil ang Diyos po ay tumitingin saan? Sa ating maruming puso. Yung labas, pwede po natin linisin yung labas. Okay. Itago, ibalot po pwede, itago. Pero yung loob ay marumi pa din. Yung ugat, sinful nature. Kaya, sabi po dito, Job chapter 25, verse 5 to 6, tingnan mo maging isang buwan na hindi manginginig ay hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uot, ang anak ng tao na isang bulate. Okay. Nasaktan tayo, di ba? Ganito yung sabi ng Diyos, uot ka, bulate ka. Ganong kalayo ako sa iyo. Okay. Ganong kalayo ako sa iyo. Huwag kang sumikap na makarating sa akin sa pamamagitan ng sariling katuwiran mo. Yung katuwiran natin, yung mga mabuti, kabutihan po natin ay madumi pa rin sa harap ng Diyos. Madumi pa rin. Yung ating katuwiran, yung ating kabaitan, yung mga paggawa ng mabuti natin ay tinatanggap ito ng tao. Sabi nila, salamat, salamat. Pero, yung ating katuwiran ay hindi tinatanggap ng Diyos dahil madumi pa rin, madumi. May halong dumi. May halong kasama doon. Ayaw na ang Diyos tanggapin.
Kung ikaw ay matuwid, ano sa kanya inyong ibinibigay? O ano ba tinatanggap niya mula sa inyong kamay? Ang inyong kasamaan ay nakakapinsala sa ibang gaya mo, at ang iyong katuwiran ay sa ibang mga tao na gaya mo. Yung katuwiran mo ay hindi tinatanggap ng Diyos. Isang bata bumili ng isang siomay. Okay? Gusto niya ibigay sa kanyang mama. Okay? Kaya habang dinadala niya yung siomay ay natisot kayong siomay nahulog sa tayin ng aso. Sayang. Kinuha niya yung siomay. So, kahit papaano, ibibigay ko ito kay mama. Kaya, dinala niya yan sa bahay, tapos ibigay kay mama. Mama, ito, binili ko para sa'yo, may konting halong dumi. Kakain ba ito ng mama? Hindi. Huh? Bakit? Huh? Anak mo ay nagbigay. Yung puso lang, tinanggap ko puso lang. Pero yung siomay, ibigay mo lang sa aso. Marumi yan. Ganun po yung ating ginagawa para sa Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang ginagawa ko. Yung sakripisyo ko. Yung mga pagod ko. Yung mga kapaggawa ng mabuti para sa kapwa. Tanggapin mo ito. Anong sinasabi ng Diyos? Marumi yan, marumi. Ibigay mo lang sa aso. May kasamang dumi. May kasamang mali. Hindi dalisay po yan. Hindi dalisay. Okay. Para tanggapin ng Diyos yung ating katuwiran, dapat 100% dalisay, pure. Pero wala pong ganyan sa atin. May halong dumi. Yun po yung sinful nature po natin. Isaiah chapter 64 verse 6, kaming lahat ay nagagaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasutan. Hindi lamang yung ating kasalanan, pati yung ating katuwiran. Paggawa ng mabuti ay madumi pa rin sa harap ng Diyos. Ayaw ng Diyos tanggapin po yan. Maruming kasutan. Yun po yung kailangan po natin malaman. Doon po sa Exodus chapter 20, meron pong 10 commandments, 10 utos. Ibinigay ng Diyos kay Moises doon sa Sinai Mountain, yung 10 commandments ay kailangan po natin pag-aralan dahil ito po yung batas ng Diyos. Okay? Unang Juan chapter 3 verse 4, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lumalabag din naman sa kautusan. Ang kasalanan, paglabag sa kautusan. Ito po yung definition ng kasalanan. Ano po yung kasalanan? Yung paglabag sa kautusan. Yung paglabag sa batas, yun po yung sin. Tama po? So, breaking the law. Kaya para may idea po tayo, kung anong kasalanan na sa akin, kailangan po natin humarap doon sa batas ng Diyos. Okay? From number 1 hanggang number 4, ito po yung para sa Diyos. Number 5 hanggang number 10, ito po yung para sa kapwa. Okay. So, isa-isa, check-in po natin. So, number 1, huwag kang makakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So, huwag kang makakaroon ng ibang Diyos sa harap ko.
dapat isa lang. Isa. Alam niyo po ba yung Diyos, kung ano po sa Korean ang salitang Diyos sa wikang Korea? Hananim. Hananim. Hana ay isa. Hana ay isa. Gaya doon po sa yung salitang sa Korean yung Diyos, yung Hananim, ano pong meron meaning? Isa lang siya. Walang, hindi pwede dalawa. Hindi pwede tatlo. Isa lang. Hindi pwede mga Diyos, Diyosan. Dapat isa lang. Yung asawa, pwede po ba dalawang asawa? O tatlong asawa? Hmm? Kahit mabait, hindi pwede dalawa. Hmm? Okay. Dapat isa lang. Yun po yung pag-ibig. Ganon din po ang Diyos. Dapat isa lang siya, di ba? Ang tunay na Diyos ay lumikha sa mundong ito. Yung tunay na Diyos na lumikha sa mundong ito, dapat siya po yung sambahin natin. Hindi pwede yung ibang mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon po, maraming mga Diyos-Diyosan. Maraming mga Diyos-Diyosan ay sinasamba ng mga tao. Isa sa mga Diyos-Diyosan po ay ito, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurian, lakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Okay? So, ano po, sa ating panahon po ito, sa ating panahon, ano po yung Diyos ng mga tao? Tiyan. Ano po yung laman ng tiyan? Pagkain. Yung makalupang bagay, yun po yung Diyos-Diyosan po sa ating panahon. Dito, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapit, karumian, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman, na ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung sakim. Saan po sakim? Sakim sa mga makalupang bagay. Sana the more. Okay? The more. Makalupang bagay. Pera po ito. Pera. Okay? Habol na habol sa pera sa buong buhay. Pag mayaman na siya, malapit na mamatay. Sabi po nila, okay, ginagamit po nila ang katawan para kumita ng malaki. Pero sa pagmatanda na, ginagamit nila yung, inuubos nila yung kanilang pera para sa katawan. Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong salibutan at mapahamag ang kanyang buhay. Anong silbi? Kahit buong buhay ay nasa iyo, pero ikaw ay mawala, mapahamag. Ipapaliwanag, titingnan po natin isang verse sa Lucas chapter 12. Chapter 12 verse 20. Verse 20, 21. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Subali, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang inyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?
Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Okay. Isang tao, isang mayamang hangal po dito ay nagtrabaho ng masipag. Kaya malaki po yung kanyang ani. Yung dati niyang kamalig ay kulang, masikip. Kaya giniba po niya yung dati niyang kamalik, nagtayo siya ng mas malaking bagong kamalik. Doon po, so nailagay po, nakaimbak na lahat ng kanyang ari-arian. Sabi ng Diyos sa kanya, hangal ka. Okay? Makisabi ng Diyos sa kanya, hangal. Mamaya, mamayang gabi, sa gabing ito, kukunin kita mamaya. Anong silbi ng mga inipon mo? Okay? Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Okay. Mayaman ka sa mundo. Mayaman ka sa pera. Pero hindi ka mayaman sa Diyos. Mayroon pong dalawang uri ng kayamanan. Okay? Mayaman sa pera. Mayaman sa Diyos. Anong ibig sabihin mayaman sa Diyos? Mayaman sa pagkakilala sa Diyos. Mayaman sa pananampalataya. Mas malapit sa Diyos, kung sino mang mas malapit sa Diyos, siya po yung mas mayaman. Pag malayo ka sa Diyos, dukha ka sa Diyos. Number two, huwag kang gagawa ng inukit na larawan, huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. So, yung number two po ay sabi ng Diyos, huwag kang gumawa ng anumang inukit na larawan o hugis ng tao, hayop, anumang bagay. Huwag mong silang yukuran o paglingkuran man. Ang Diyos po ay Espiritu. Hindi po siya nakikita. Siya po yung mas dakila kaysa alinmang bagay sa mundong ito. Hindi siya nakikita sa ating mata. Pero ang tao po ay ganito po yung ginagawa. Isaiah chapter 44 verse 13. Ang karpintero nag-unat ng isang pising panukat, kanyang tinatandahan iyon ang lapis. Kanyang inaayuan sa pamamagitan ng mga katam at tinatandahan ng mga kumpas. Hinuhugisan niya ito ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan sa apoy, manirahan sa bahay. Di ba isang pirasong kahoy ay pinuputol ng kapintero. Tapos hinuhugisan. Okay. Hinuhugisan ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan siya sa bahay. Anong tawag po ito? Diyos-Diyosan, ribulto. Okay. Maraming ganun pa nga. Tapos doon po sila nagtadasal, doon po sila yumuyoko, doon po sila umaasa. Kanyang ginagatong ang kalahati niyon sa apoy at kalahati nito ay ikinakain niya ng karne, siya ay nag-ihaw ng ihawin at nasisiyahan. Siya ay nagpapainit din at nagsasabi, ako ay nainitan, ako ay nakikita ang apoy. At ang nalabi ginagawa niyang Diyos. Kalahati ay panggatong. Kalahati, ginawang Diyos-Diyosan. The same kahoy. Parehong kahoy po yan. Kalahati, panggatong. Kalahati, nalabi, ay ginagawang Diyos. Doon po sila nagtadasal. Tama po ito?
Sabi ng Diyos, huwag. Huwag kang yumukod sa gawa ng tao. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya nakikita. Okay. Kaya ito po yung, di ba, Black Nazareno. Okay. Mga ilang taon natipon itong taon? Mga 6 million? Mataas? Mahigit 6 million na tao natipon doon sa Quiapo. Okay. Mga blessing, mga makamundong blessing. Okay. Yung material na blessing doon sa Kenya, sa Bicol, mga Peña Francia, Maria. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilaginto gaya ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tinga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Hugis lang, hugis. So, hugis lang sila, hugis. Gawa ng tao yan, gawa ng kamay ng tao. Doon sa harap ng gawa ng kamay ng tao, bakit ang tao po ay nagdadasal doon? Anong meron po doon sa gawa ng tao? Okay. Ang Diyos ay Espiritu. Mas madakila po siya kaysa lahat ng bagay. Ito po yung napakalaking kasalanan. Okay. Doon po sa Ten Commandments sa Catholic Church, kung titingnan po ninyong mabuti, tatlo lang po yung utos para sa Diyos. Sa Biblia, ilan po? Apat. Tinanggal po nila yung isa. Ano po yung tinanggal? Number two ay tinanggal po nila. Okay? Tatlo lang. Pero, di ba number 10 pa rin? Yung para sa tao ay dapat 6 lang. Pero dito, ilan po ba? 7. Ginawa nilang 7. Yung number, huwag kang mag-imbot, isa lang po sa Biblia, ay hinati po nila ito sa dalawa. Neighbor's wife, neighbor's goods. Para sampo. Para maging sampo lang. Yung kanilang ginagawa ay hindi ayon sa Bible. Okay? Tapos yung mga young generation, maraming mga idols, okay? Sa mga movie star, mga singer, Levitico chapter 20, number 4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Yung Sabat po, yung kahulugan po ng Sabat ay pahinga. Yung pahinga po, yun po yung meaning ng Sabat. Pahinga. So, meron pong mga layunin doon sa number 4 ito. Okay? Para malaman po, para ma-realize po ng tao na nasira po yung wala po tayong pahinga, para makabalik, para bumalik po tayo sa Diyos upang makaroon po tayo ng tunay na kapahingaan. Kaya sabi ni Jesus, pumarito kayo sa akin na lahat kayong mga nalulupaypay at lupang nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Kaya sa itong number 4 na yung utos, meron pong ganong mga meaning. Number 5, igalang mo ang inyong ama at inyong ina. Igalang mo ang inyong magulang, nanay at tatay. So, bakit po paulit-ulit po yung mga utos ng Diyos para sa mga magulang? Okay?
Anak ko, dinggin mo ang turo ng inyong ama. Huwag mong pabayaan ang aral ng inyong anak. Ina. Isipin po natin yung pag-ibig, pangmamahal po ng magulang. Okay? Yung pag-ibig, lahat po ng mga pag-ibig ng tao sa mundong ito ay conditional. Okay? Pero, pag-ibig ng magulang, yun lang po walang condition. Unconditional love. Puro ano lang? Bigay. Bigay lang. Kapag masaya yung anak, ganoon din po yung magulang. Pag malungkot po yung anak, malungkot din po yung magulang. Okay? Yung pag-ibig ng magulang ay pinakamalapit sa pag-ibig ng Diyos. Pinakamalapit sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, igalang mo ang inyong magulang ay pinakanasa top sa mga utos para sa tao. Okay? I-respect your mother and father. Kapag may sakit po yung anak, hindi po nakakatulog yung magulang. Pero pag lumaki na, anong nangyayari? Ay makulit, pasaway, ayaw sumunod. Okay? Nagagalit. Kaya sa kanta nga lang, anong sabi po doon? Nung isil lang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Pero pag malaki ka na, tuwang-tuwang pa rin? O lumuluha na? Wala nang tuwa. Okay? Laking luha. Lumuluha na ang magulang mo. Okay? Ganon din po yung mga kalagayan ng tao. Nung nilikha tayo ng Diyos, tuwang-tuwang ang Diyos. Laking tuwa ng Diyos sa atin. Pero nung nagkasala po tayo, sa buhay po natin ngayon, hindi po siya tuwa, hindi po siya nalulugot sa ating buhay. Nalulungkot po siya sa buhay ko ngayon. Nalulungkot po siya sa buhay ko ngayon. Dahil sa kasalanan. Number 6, huwag kang papatay. 1 John chapter 3 verse 15, basahin po natin ito, 3:1. Ang sino mang napopoo sa kanyang kapatid ay isang mamatay tao. At dalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. So, huwag kang papatay. Pero, pamantayan lang Diyos sa atin. Ano po? Sino mang napopoot sa kanyang kapatid, sino mang nagagali sa kanyang kapatid sa ibang tao ay isang mamamatay tao. Mahigpit po ang batas ng Diyos. Sa batas ng Pilipinas, pag nagagalit ka, mauli ka ng polis? Paggalit ka na? Kung ganun po ang mangyari, lahat po tayo ay nasa kulungan ngayon. Kahit galit na lang, mauli ka, araw-araw nangyari po yan. Okay? Napupuot. Galit. Yung batas ng Pilipinas, hindi ganun kahigpit compare sa batas ng Diyos. Yung batas ng Diyos, sino mang napupuot, sino mang nagagalit ay murderer na. Yung murderer, hindi makakapasok sa langit. Mahigpit po. Violenteng ugali. Okay? Kahit hindi sa kamay, okay? Kahit hindi sa kamay, pinapatay natin yung isang tao. Pero sa bibig, sa ating pagmumura, okay? Yung suntok ay galing sa bibig, suntok. Yung kotselyo ay nagagaling sa bibig. Minsan yung ating salita ay napakatulis. Yung ating sinasabi, napakatulis. Kaya nakakapasok sa puso ng ibang tao.
Yung sakit sa katawan, pag matagal na, paglipas ng panahon, okay lang. Pero yung sakit sa puso, lifetime po yan. Hindi makalimutan po yan. Matthew chapter 5, verse 21 to 22, narinig ninyo na sinasabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pamatay ay mananako sa hukuman. Uni sinasabi ko sa inyo na ang bawat na pupuo sa kanyang kapatid ay mananako sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananako sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulol ka, ay magturusa sa nag-aapoy na impyerno. Diba sa Exodus chapter 20, huwag kang papatay. Akala po natin, inisip po natin, sa gawa yan, sa gawa. Hindi ako nakapatay sa gawa. Pero, sinasabi po ni Jesus, dito, kay nagmura ka, ulol ka, o tanga ka, kay nagmura ka, impyerno ka. Galit lang, puot lang. Nakapatay ka na. Murderer ka na. Mamatay tao ka na. Hanggang ngayon po, mga ilang taon po ay pinatay po natin sa isip at puso at sa bibig. Marami o konti? Marami. Hindi po mabilang. Hindi natin maalala. Minsan, kaibigan ko. Minsan, pamilya ko. Nanay, yung anak. Ay pinapatay po natin sa bibig, sa isip at puso. Saan po tumitingin ang Diyos? Sa ating puso. Nakapatay ka na sa isip, sa puso, sa bibig. Yung galit sa puso, lumalabas sa mukha, lumalabas sa bibig, tapos ito po ay nangyari sa kamay. Tao po ay dito lang po tumitingin tao. Pero ang Diyos po ay dito tumitingin sa puso. Pati po yung mga abortion, yung mga bata sa sinapuponan ay binubura ng magulang. Okay? Unwanted baby minsan, binubura ng magulang. Gamit po yung kamay ng doktor. Lahat po sila ay motherer. Okay? Isang buhay na siya, isang buhay. 1 month na, 2 months na, buhay na siya. Pag binura po sila, yun po yung pagpatay. Okay? Malaking kasalanan po yan, abortion. Number 7, huwag kang mangalunya. Matthew chapter 5, verse 28, uni sinasabi ko sa iyo na ang bawa tumitingin sa isang babae na may pangnanasa ay nakasalanan sa kanya ng pangalunya sa kanyang puso. Yung pangalunya. Ito ay nangyari sa yung higaan, yung pangalunya. Pero mas maraming pangalunya, mas maraming pagkikiapit po ay nangyari sa isip at puso. Yun po yung nakikita po ng Diyos araw-araw. Bawat tumitingin sa babae na may pangnanasa, bawat tumitingin sa lalaki na may pangnanasa, ay nakasalana. Nakasalana ng pangalunya sa kanyang puso. So, hindi ba ito araw-araw nangyari? Araw-araw ito nangyari sa atin. Iniisip po natin, lalo po sa ating panahon, yung mga video sa YouTube, sa mga Facebook, malaswang mga picture, malaswang mga shirt. Ito po yung malaking kasalanan sa ating panahon. Okay, kay bata, may matanda, so hindi nagpabago po 'yan.
Number 8, huwag kang mangnanakaw kahit isang lapis lang, kahit isang piso lang, kahit isang malunggay. Kung hindi ka nagpaalam sa mayari, mangnanakaw po yan. Yung bunga ng kapitbahay. Bakit hindi nagpapaalam? Hiya o takot, di ba? Pero mangnanakaw po yan. Hiram lang hiram. Bakit hindi pa ibinabalik kung hiniram mo? Malaki man o maliit. Hindi malaki. Lagi yung pangnanakaw. Maliit. Yun po yung umpisa. Maliin na bagay. Maliin na pangnanakaw. Yun po yung umpisa. Sa umpisa, lagi maliit. Ngayon din po yung sinungaling, pagsisinungaling, sa una, maliit lang. Pero, palaki na palaki yung kasalanan. Alam nyo po ba? Sa una, kahit maliit na pagsisinungaling, tumitibok yung puso. Pero pag sanay ka na sa pagsisinungaling, so, tawag po dito, makapal na yung mukha. Huh? Wala nang tibok. Okay. Mangnanakaw. Sa bulsa ng magulang, okay? Pagkinuha mo yung pera sa bulsa ng magulang, sa wallet ng magulang, mangnanakaw po yan. Walang paalam. Ang nangnanakaw sa kanyang ama, sa kanyang ina, nagsabi, hindi ito masama, ay kasamaan ng maninira. Mga chili ng kapitbahay. So, lie. Huwag kang magsisinungaling. So, hindi na kailangan ipaliwanag pa ito. Okay? Ano pa yung reason? Bakit nagsisinungaling yung tao? Maraming reason. So, takot. Dahil takot. Okay? Baka may problema ako. Okay? Pag takot, nagtago, nagtatago. Okay? O maatras. Para magmalaki, minsan. Para magmalaki. Dahil sa sakim. Dahil sa galit. Maraming mga reason kung bakit nagsisinungaling. Lahat po tayo ay kasama dito. Huwag kang mag-imbot. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang man na nagnasa dito ay napalayo sa pananampalataya, tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sa mga itong sampung utos, mga ilan po ba nasunod ninyo? Meron po ba nasunod o lahat nilabak na? Lahat nalabak na. So ito po yung parang salamin, okay? Para may idea po tayo kung gaano kadumi ako. Kung gaano kadaming kasalanan kong ginawa, dati, akala ko hindi yung kasalanan, pero nung humarap po tayo sa batas ng Diyos, sabi ng Diyos, kasalanan yan, kasalanan. Akala mo hindi kasalanan, kasalanan yan. Nakapatay ka na sa ibang tao, sa isip, puso. Nakasala ka ng pangalo niya. Kaya ito po yung salamin na nagsasabi sa atin tungkol sa ating sarili. Ano po yung
Tingnan po natin yung ating destiny. Hebrew chapter 9 verse 27. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At yamang itinakta sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tandaan po natin yung ating nature. Kahit mag-decide po kayo, kahit gumawa ka ng decision o resolution, magmula bukas, hindi ako makakasala. Kung ganun po yung resolution mo, kaya ba ninyong iwasan yung kasalanan magmula bukas? Hindi po. Mangyayari pa rin. Yun po yung nature. Hanggang mamatay po tayo, hindi po natin maiwasan yung kasalanan dahil ganun po yung ating nature. Sanay na tayo sa kasalanan. Mahilig po tayo sa kasalanan. Nangyari po yan. Tapos, habang buhay pa tayo, nakasala po tayo at nakakasala ngayon at makakasala pa rin sa hinaharap. Yun po yung buhay ng tao. Tapos, anong sabi dito? Pagkatapos ng kamatayan, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Ito po yung problema. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Sino po yung pinakahukom doon? Ang Diyos na matuwid. Nagagalit po siya sa ating kasalanan. Nalulungkot po siya. Tapos yung batas ng Diyos, nakita po natin, Ten Commandments. Kung ano ang pamantayan. Gaano kahigpit yung batas ng Diyos. Nakita po natin. Revelation chapter 20, verse 11. Ang nakita ko ang isang malaking trono'ng puti at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuan lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, mga takila, mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Okay. Nakita po ni Apostle Juan, yung mga patay, mga dakila, mga hamak, nakatayo sa harapan ng trono. Ito po yung final judgment. Yung mga patay, dapat nakahiga. Tama po? Pero bakit nakatayo po sila? Yung mga patay, binuhay sila ng Diyos. Lahat ng tao ay bubuhayin ng Diyos. Tapos, dadalin po doon sa hukuman ng Diyos. Okay. Nakaupo sa trono, binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. The Book of Life. Lahat po ng mga pangalan ng taong ligtas ay nakasulat po doon sa Book of Life. Kung ligtas kayo, yung pangalan mo ay nandoon na, nakasulat na. Kung hindi po ligtas, yung pangalan mo ay wala po doon. Verse 14, ang kamatayan ng Hades itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan ng lawa ng apoy. 15, basahin po natin, 3, 2, 1. Sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. May lawa ng apoy. Panalip po natin. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. But we are all as an unclean thing,
And all our righteousnesses are as filthy rags. And we all do fade as a leaf. And our iniquities, like the wind, have taken us away. It is a fearful thing to fall into the hands of an angry God. After death, his soul is immediately taken to hell to wait for God's terrible judgment. All because he rejected God's love gift of eternal life. The time is coming. It is called the great and terrible day of God's judgment, when all who died in their sins will be called to appear before the Lord Jesus Christ to be judged. The Word of God says, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. When it is over, God will ask an angel to open the book of life to see if your name appears. The angel will look and say, 'That name does not appear, Lord.' And God will say, 'Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.'" The Bible says, "And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest, day or night, forever." Ganito po yung sinabi po ni Jesucristo tungkol sa impyerno. Tingnan po natin mabuti. "Kung ang kamay mo ay nakapagpapatiso sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno." Sabi po ni Jesus, mas mabuti pa na pumasok ka sa langit kay walang kamay. Okay? Kaysa may dalawang kamay ka at mapunta ka sa impyerno. Mas mahirap. Kaya ba ninyo putulin yung kamay? Ano ang magiging choice ninyo? Putulin, paputulin yung kamay at punta sa langit? O dalawang kamay sa impyerno? Ano ang choice ninyo? Okay? Ayoko putulin yung kamay. Kaysa impyerno, sana dalawang kamay. Etong kamay mas mahalaga sa iyo kaysa buong buhay mo? Hindi pwede, isang kamay. Kahit paputulin po natin yung kamay, dapat sa langit ka papunta. May pag-asa pa kayo sa bundok? May pag-asa pa kayo sa buhay dito? Mas gusto pa mag-enjoy sa buhay dito?
Okay. Choice po ito, choice. Kung hindi ka naniniwala sa impyerno, kung hindi ka naniniwala sa Biblia, kung hindi ka naniniwala sa impyerno, ang choice mo ay siyempre ayaw putulin yung kamay. Enjoy lang sa buhay. Kung ang paa mo nakapagpapatiso sa'yo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa inyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa mga, may dalawang paa ka at maitapon sa impyerno. Sa impyerno may uot na hindi namamatay. May apoy hindi napapatay. Magpakailanman. Kung ang mata mo nakapagpapatiso sa'yo, dukitin mo ito. Ito po yung challenging question po ni Hesus Kristo. Ano ang mas pipiliin mo? Yung magandang buhay sa lupa? Yun pa din yung mga hinahanap mo? Dalawang kamay, dalawang paa, tapos dalawang mata, gusto pa mag-enjoy sa buhay na may kompletong patawan? Kung ganun pa din yung isip, malayo ka sa langit. Malayo ka sa langit. Ganito po yung impyerno sa Biblia, apoy na hindi namamatay. Magtangis at pangangalit ng ngipin, sinusunok sa apoy at aspure, may uod na hindi namamatay, walang inaasinan sa apoy. Kadiliman, walang pahinga araw at gabi, sakit na nanatili magpakailanman, pakahiwalay sa mahal mo sa buhay. Separation, eternal separation. Number 9, no rescue. May entrance, walang exit, wala ng pag-asa. Kaya kailangan po ganitong Bible seminar. Kung meron pa po tayong chance, pagkakataon doon sa impyerno, hindi kailangan ganitong Bible seminar. Kung meron pa po tayong chance doon sa impyerno, bakit? Habang buhay pa, enjoy lang po kayo. Tapos, kung nasa impyerno na, doon na lang kayo magsisi. Doon na lang magsisi tayo kapag nasa impyerno na tayo. Pero anong sinasabi ng Biblia? Pag nasa impyerno na, may pag-asa? Wala na, wala na. Wala nang chance. Habang buhay pa. Habang buhay pa tayo, pwede na po kayong mag-choice. Mag-isip po kayo ng mabuti. Kung ano ang mas mahalaga, makalupang bagay o makalangin na bagay. Mag-isip po tayo ng mabuti. Nakita na po natin maraming ebidensya sa Biblia. Hindi po tayo pwedeng may dahilan o kulang ebidensya o kulang oras. Sapat na po yung ebidensya, nakita po natin. Ngayon, nasa inyong kamay yung choice kung ano ang pipiliin ninyo. Minsan nangyari po ganito, di ba? Yung sinusunog sa apoy. Sabi po ng mga doktor, yung pinaka matinding kirot, sakit ay sakit ng mga nasusunog. Ito po yung mga anino sa impyerno. Apocalypse chapter 21 verse 8. Sabi po doon, yung mga duwak, hindi nananampalataya, karumaldumal, mamatay tao, mapakyapit, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyap na apoy at aspure na siyang ikalawang kamataya. May listahan din po doon sa Apokalipsis. So, panoorin po natin isang video clip.
Siyempre, ito po yung isang pelikula lang, hindi ito totoo. Kasi wala pong nag-video sa impyerno. Okay? Kung sana, kung meron pong ganun mga video clip, isend nila sa akin, sa atin. Pero, hindi kailangan po natin video clip. Bakit po? Nasa Bible. Nasa Bible po yung kung ano ang impyero noon. Nakasulat na sa Biblia. Nakita po natin kanina. Walang hanggang lawa ng apoy. Walang hanggang lawa ng apoy. Lawa ng apoy. Yun po yung mangyari. Hindi po ito ipaliwanag sa video clip kung gaano katindi po yung impyerno. Isang pasyente na nasunok. Ataka! Sasunokeso! Kaigo ko chaketa! Oo, daesseo! Ani, daesseo at So, sa ganitong sa itong video clip, so mas realistic po ito sa atin. Kahit sa physical na apoy, ganito po yung sakit. Sa mundo. Kahit apoy sa mundo, ganito po yung sakit at kiro. Paano po yung apoy sa imperno? Okay. Ito ba mas matindi? O apoy sa imperno mas matindi? Dito sa lupa, so may katapusan. Kahit gaano sakit kiro, may katapusan sa lupa. Pero sa imperno, walang katapusan. Tuloy-tuloy. Kaya sana, maging seryoso po tayo sa itong bagay. From session 1 hanggang session 3, nakita po natin yung mga ebidensya na Biblia ay ito. Ano po yung pinaka-conclusion sa ating pag-aaral ng ebidensya? Bible ay totoo. So, ang Diyos ay buhay. Ngayon po, nakita po natin yung ating problema. Kagaya ng pasyente B, di ba, sa unang studya po natin, pasyente B, kahit may cancer po siya, hindi niya alam na may cancer. Kaya sinayang po niya yung gamot na ibinigay sa kanya. Sayang yung gamot. Kahit may problema, hindi niya po alam yung kanyang problema. Yun po yung problema niya. Para makaroon po siya ng pusong hanap ng solusyon, kailangan malaman niya na meron siyang problema. Ganun din po ang nangyari po sa ating ngayon. Nakita po natin yung ating problema. Ano po yung problema po natin? Yung sakit sa katawan, yun pa rin yung problema mo. O kulang sa budget, yun pa rin yung problema mo sa buhay. Financial problema, hindi na po. Yung pinaka-problema po natin sa buhay, sa mundong ito ay kasalanan. Kasalanan po ay magdadala sa iyo sa impyerno. Kailangan po natin lutasin po ito bago mamatay. Kaya bukas po, may solution po tayo. Bukas. Kaya sana, lahat po ng mga umatin po ngayon ay bumalik po bukas. Okay? Babalik ako bukas kahit may traffic. So, yun po yung pinakamahalagang session bukas. Kaya isang bagay lang po dalhin nyo bukas. Yung pusong nagsisisi. Yung pusong hanap. Pag nakita po ng Diyos yung puso mo na naghahanap ng solusyon, so tutulungan ka ng Diyos para maunawaan ang magandang balita. Pero kung mas gusto pa mag-enjoy sa buhay,
kung nasa makalupang bagay pa din yung puso mo at isip mo, so mahirap. Kaya sana, pag-isipan po ninyo ang natutunan po natin sa itong Bible Seminar at manalangin po kayo bago matulog. So, patungkol sa buhay mo, kasalanan mo, okay. Tapos balik po tayo bukas. Magkita po tayo bukas. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa tulong mo sa itong session tungkol sa nakita po namin yung aming kalagayan sa inyong harapan. Nakita rin po namin kung gaano kadumi ang puso namin. Kung gaano kadami yung kasalanan po namin nagawa. Wala po kaming magagawa, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Bigyan niyo po kami ng pusong hanap ng katotohanan at pusong nagsisisi sa inyong harapan. Ingatan niyo po sila lahat sa kanilang pag-uwi. Nawa lahat po kami ay makita sa inyong harapan bukas. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, maraming salamat po. Maraming salamat po, Pastor Choi, sa message po ngayong gabi. May kunti lang po tayong pagbabago kumpara po nung mga nakaraang araw. Yun pong mga newly attendees po natin. Gather po muna tayo dito sa may harapan. Doon na po sa ano, sa room 1. Meron lang pong kunting mga paglilinaw sina Pastor. At ganoon din po doon sa iba po nating mga newly member. And then, yun po mga regular member na po, cleaning po tayo ng room bago po tayo umuwi. At